kalsada sa Quezon City ang binaha dahil sa pag-ulang dulot ng low pressure area na nasa bansa ngayon. Ang ilan namang sasakyan na nangahas dumaan sa baha, tumirik. May news to go si Oscar Oida live. Oscar, kumusta na dyan? Yes, Kara, nandito tayo sa may Viluna sa may Quezon City kung saan nananatiling lubog sa baha. Itong bahaging ito ng Viluna, particular yan sa may kanto ng Malacas Street hanggang makaabot dun bago sumapit ng East Avenue dito sa Quezon City matapos ng bumuhos ang ulan sa buong magdamag. Ganito kalakas ang buhos ng ulan habang nagro-roving kami sa may Quezon City kanina madaling araw. Dahilan para agad na tumaas ang tubig sa iba't ibang bahagi ng syudad. Una namin nagaanan ng gutter dito at tubig sa may EDSA Kamuning. Maya-maya pa, nagkaroon na rin ng pagtaas ng tubig sa may Araneta Avenue. Mas malala naman ang sitwasyon dito sa may Panay Avenue. Ilang sasakyan nga, nagsipag-atrasa na lang. Pero ang pinakamatindi ay ang bahang ito sa may Viluna, kung saan namin inabutang halos lubog na ang taxi na ito. Kung mapapansin niyo, bukas pa yung headlights ng taxi nito, hindi na nagawa ng driver na patayin pa yung ilaw niya matapos siya nagmamadaling tumakas sa kanyang taxi na nalubog sa tubig baha pasado alas 2 sa madaling araw. Tumangging humarap sa camera ang driver ng taxi, pero kwento ng mataga roon. Yung taxi na yun, nakaparada raw yun. Ay, yung taxi na yung anina, lumusob. Eh, aatrasan ha, hindi na naka-atras, hindi na nakayanan ng ano, namataya na ng makina. Eh, yung driver pumunta rito, may pasayero kanina yan eh. Sa di kalayuan, lubog din ang isa pang taxi na bagamat naitabi pa sa gilid ng kalsada ay inabot pa rin. Di rin ubra ang laki ng truck na ito na tuluyang ang tumirik ng di kayanin ang dinadaan ng baha. Sinubukan namin ano eh, ilusong. May malalim pala. Kaya... tirig eh. Ang sinisisi sa pagbaha sa lugar. Bawa yung kanal kasi yung barado. Ang kanal niya, barado yung kanal niya. Pag malakas ang ulan, di nakakayanin yung impact ng tubig. Na ano siya, na-stack niya yung tubig niya dyan. Babara na. Ilang sandali pa, isang SUV naman ang nangahas na lumusong sa baha. Pero gaya ng mga unang nagtangka, bigo rin siya. Ito nga't umusok ang sasakyan at tuloy nang tumirik. Para makaalis, ilan na ng magandang loob ang nagtulak sa naturang SUV. Hoy Kara, mga bandang pasado alas 7:30 na lang may alis sa pagkakaipit dito sa nagbahang lugar. Itong taxi na na-stranded nga dyan mula pa mga bandang pasado alas 2 ng madaling araw. Nagtulong-tulong na yung mga ilang mga residente, maging yung mga kawani ng MMDA na pumunta nga sa lugar. Particular na para agapan o maaalis yung tubig na bumaha nga dito sa lugar. Hinigop ito ng mga taga-MMDA gamit nga yung kanilang mga hose. At sa mga sandali ito ay medyo nababawasan na yung tubig bagamat di may pagkakaila, talagang lubog pa rin. Ayon nga doon sa mga taga dito, grabe raw yung problema nila, particular doon sa mga basura na bumabara nga doon sa kanal. At yan nakikita nyo sa video, yan yung mga ilang mga kawani ng MMDA na pilit na hinuhukay ito mga bumabarang basura. Sa mga sandali ito, Kara, ganyan pa rin ang sitwasyon dito sa may Viluna. Patuloy yung paghigop ng tubig. Ang problema nga lang, ito patuloy din yung pagbuhos ng ulan. At panalangin nga ng lahat, sana tumila na itong ulan nang sa ganun bumaba na ng gusto ang tubig. Lalo pa sa mga panahon ito, Kara, nag-uuwian na rin yung mga ilang estudyante mula dyan sa Flora Ilagan High School na na-announce mula kanina na sinuspindi na nga yung klase. Bunsod nga ng pag-ulan at nangyayaring pagbaha dito sa kanilang area. Kara? Yes, Oscar, matagal na bang problema ng mga taga-Viluna yung baha na yan? Talaga bang kapag umuulan, ganyan ka taas, haabot dibdib yung tubig? Well, kung pagbabasihan ko, Kari, yung mga nakausap ko kanina, particular yung security guard ng isang establishmento, dun mismo sa may tapat kung saan nabaha yung mga taxi. Ganun daw talaga sitwasyon dito pag bumubuhos na yung tuloy-tuloy at malakas na ulan. Ayan, at nababaran na. At ang talagang pinupuntirian nila, o yung talagang tinuturo nilang dahilan,
ay yung problema nga dun sa mga barado nilang kanal. Dahil sa basura rin ito, Oscar, ano? Yes, Kara, na naglip na nag, talaga nagsulputan kanina, lumutang na dyan sa area na yan, at hindi may pagkakila, ang dami talaga ng basura. Naku, minsan tayo rin ang masisisi sa ganyan eh, dahil basura rin natin ang nagpapabara dun sa mga estero, ano, Oscar? Tama yan, Kara. Oo. So ngayon, kumusta na, hanggang anong level na lang yung tubig ngayon dyan sa may Viluna? Okay, Kara, sa mga sandaling ito, yung base sa mga tao naglalakad, umaabot pa rin mga hanggang hita o kung hindi man hanggang malapit sa bewang yung taas ng tubig. Hindi na kasing taas nung kaninang madaling araw, pero hindi pa rin ito pinadadaanan. Nakaharang na dito yung mga tanod ng Barangay Pinyahan para matiyak na wala ng mga ngahas na tumuwid gaya ng mga naunang sasakyan kaninang madaling araw. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Oscar Oida.